pagsak ng ulo ng aswang, ay muling inilibot ni Mancho ang paningin upang siguraduhin na walang nilalang na pasugod sa kanya. Nang makasiguro na, ay pinuntahan na nito ang kaninang ibinato niyang itak. Pagkadampot niya, ay pinakiramdaman niya ang buong kapaligiran at inisip kung sino sa mga kasamahan niya ang kanyang pupuntahan. Tumakbo siya sa direksyon ng dalampasigan upang tignan ang kalagayan ni Nicolas at nakita niyang nakikipaglaban nito sa isang lalaki na hindi naman gaano katandaan pero matured ang tindig. Naisip niyang lapitan ito pero nagbago ang isip niya dahil nakita niyang wala siyang maitutulong sa kaibigan dahil magkalayo naman na naglalaban ang dalawa. Ibig sabihin, espiritual ang labanan ng mga iyon. Nakita niya kasi na may mga nagliliparang bato, kahoy, apoy, mga namumuong ipo-ipo at kung ano-ano pang mga umiilaw-ilaw sa pagitan ng dalawang ito. At baka makasagaba lang siya kay Nicolas kung lalapit pa siya. Kaya naisip niyang si Mang Nestor na lang ang puntahan niya dahil alam niyang mag-isa lang ito. Si Alim naman kasi may kasama na 7 tauhan. Kaya maingat na siya na naglakad patungo sa kaliwang bahagi ng isla kung saan may seawall. Alam niya kasi na doon nagtungo kanina si Mang Nestor. Ang bahaging ito ay tungkol kay Mang Nestor. Matapos humiwalay sa grupo ay tinungo niya ang bahagi ng seawall na may butas. Ang butas na iyon ay nasa bandang itaas ng seawall at maaabot lang ng dagat kapag mataas na talaga masyado ang tubig at may bagyo. Pero kapag pangkaraniwan lang naman ay hindi talaga ito pinapasok ng tubig. Doon siya pumwesto dahil malabong may mag-akala na may taong tatago doon. Doon niya inilatag ang mga laman ng kanyang bag. Inilabas niya ang natitirang mga granada, isang Armalite, Uzi at 2 45 caliber na baril. Isinabit na niya sa leeg ang talik ng Uzi at isinukbit naman sa magkabilang gilid ang 2 45 na baril. At saka na siya humanda at inabangan ang paghampas ng malaking alon na namumuo sa harap ng isla. Pinakiramdaman niya lang ang buong isla. Napakatahimik ng lahat at walang ibang maririnig kundi ang daluyong ng malakas na hangin. Maya-maya ay nakita niyang rumagasa na patungo sa isla ang malaking alon. At bago pa ito makarating sa isla, ay umusbong naman ang malalaking bato na halos kasintangkad din ng alon na iyon. Kaya nabasag lang ang alon bago pa makarating sa isla. Napasigaw na lang siya sa sarili niya ng ayos. Mukhang may laban sila. Dahil kaya din pala ni Nicolas hadlangan ang atake ng kabilang panig. At sa hindi katagalan ay nakita na niya ang mga lumalangoy na mga tao mula sa nasirang mga bangka sa laot patungo sa direksyon ng isla. At napasabi siyang muli sa sarili niya na ito na ang totoong laban para sa kanya. Inihanda na niya ang sarili. Ikinasa na niya ang hawak na Armalite at may nakataling reserbang magasin sa isang nakakabit na dito para babalik na rin niya na lang ang magasin kapag naubusan ang nakasalpak. At idiniin niya na rin ang dulo ng hawak na baril sa lupa. Alam niya naman kasi na kapag naunahan na ng orasyon, hindi pa puputok ang baril kapag ibinaril sa mga aswang. Nakita na niyang umahon ang mga taong nagmula
sa bangkang nawasak sa laot. Normal na tao pa rin naman ang mga itsura noon. Pero nang nagsimula ng magsilusob sa sentrong pamayanan, ay unti-unti na ang mga ito na nagpalit ng anyo. Inabangan niya lang na makalampas ang karamihan ng mga nilalang na iyon sa kinalalagyan niya. Nang mga nasa mababa na sa 10, ang nilalang na tumatakbo patungo sa sentro ay lumabas na siya ng butas at nagsimula ng magpaputok. Dahil sa isa ding kafgo, itong si Mang Nestor, kaya naging bihasa din talaga ito sa pagbaril. Bawat putok ng hawak niyang armalite ay may tinatama ang ulo ng nilalang. Hindi naman namamatay ang mga iyon, basta-basta. Kaya 4 hanggang 8 putok sa ulo bago mapahina ang galaw ng isang aswang. Sa kanya ito tututukan ng malapitan sa ulo at babarilin ng 45 caliber niyang baril. Nang mapansin siya ng 5 aswang ay huminto ang mga iyon sa pagtakbo patungo sa sentro at binalikan si Mang Nestor. Nakasandal si Mang Nestor sa isang puno ng nyog sa mga pagkakataong iyon habang bumabaril, at nang makita niyang papalapit na sa kanya ang mga nilalang na iyon, kaya hindi na niya tinigilang barilin nang papalit-palit ang 2 magkakalapit na nilalang hanggang napaluhod ang mga ito. Itinuon niya na lang ang pagbaril sa 2 dahil sa magiging walang saysay kung yung 5 ang babarilin niya, dahil walang mapupuruhan sa 5 iyon. Kaya nang makita ng 3 na napaluhod na ang 2 nilang kasama, ay sabay-sabay na itong lumusob ng patakbo kay Mang Nestor. At nang makita naman iyon ni Mang Nestor, ay itinodo niya na ang lahat ng natitirang bala ng armalite upang mapabagal ang takbo ng mga iyon. Sabay hugot nito sa 2 katana na nakatali sa likuran. Nagkaroon kasi si Mang Nestor ng kasintahan na Hapunesa. At bihasa sa paggamit ng katana ang mga samurai na pamilya ng Hapunesang ito. At iyon ang nagturo sa kanya kung paano maging bihasa sa paggamit ng espada ng mga Hapon. At nang umuwi ng Japan ang kasintahan, ay hindi na iyon muli pang nakabalik, at wala na rin siyang naging balita. Yun ang dahilan kung bakit wala siyang asawa, dahil umaasa pa rin siya na darating ang panahon na muling babalik si Isha na kanyang kasintahan. Pagkabunot ng katana ay idiniin niya rin iyon sa lupa. Pagkalapit ng 3 ay mabilis niyang dinukot ang asin sa bulsa at isinaboy sa dulong kaliwa para mapuwing ito at mahadlangan ang pag-atake. Sabay buong puwersa na sinalubong ng buong lakas ang 2 pang nilalang. Unang salubong pa lang ay hiwa na sa mukha, braso at likod ang natamo ng 2 aswang dahil sa napakabilis talaga ng mga pag-atake ni Mang Nestor. Kung mabilis na siya noong nag-iinsayo sila ni Lamasyo at Kulas, ay mas ipinag-ibayo niya pa ang galing at bilis sa pakikipaglaban sa mga oras na iyon. Pagkalampas niya sa 2 aswang ay mabilis siyang umikot upang pahabulan pa ng tag-isang hiwa sa likod ang 2 iyon. At dahil sa lalim ng pagkakahiwa ng matalim na katana, ay talagang nag-ibayo ang palahaw ng mga nilalang na iyon kasabay ng paglian dahil sa sakit. Mabilis na bumalik sa fighting post itong si Mang Nestor at handa nang muli sa pag-atake ng mga kaharap na aswang. Napansin niyang pasugod na pala sa kanya ang kaninang sinabuyan niya ng asin. Kaya pasigsag niya itong sinalubong sabay luhod at hiniwa iyon sa tiyan. Halos magkatabi lang sila ng nilalang na iyon nung mapahinto ito sa pagkilos dahil sa ininda talaga nito ang lalim
ng pagkakahiwa sa tiyan. Sa pagkahinto ng nilalang na iyon, ay nakakuha naman si Mang Nestor ng pagkakataon upang laglagan ito ng granada nang hindi nito napapansin sa harapan. Saka muli niyang inatake ang dalawa pang aswang na nasa unahan. Sakto lang na nakahakbang siya ng lima ay sumabog na ang granadang iniwan sa nilalang na iyon at nagkaluray-luray talaga ang katawan nun. Dahil sa hindi inaasahan ang pagsabog ay napatulala naman ang dalawa dahil sa gulat at sinamantala naman ni Mang Nestor ang pagkakataon upang makalapit sa isa sa mga iyon. At walang pagdadalawang isip na hiniwa ng malakas ang liig ng nasa kaliwa gamit ang patakbong puwersa ng paghiwa. Kaya talagang malakas ang ataking iyon at naputol ang liig ng nilalang. Nagulat naman ang natitirang aswang sa napakabilis na pangyayari. Bakas sa reaksyon nito na hindi makapaniwala sa nakitang pagbagsak ng bigla ng natitirang kasama nito. At ngayon nga ay dalawa na lang sila ni Mang Nestor na naiwang nakatayo. One-on-one ang labanan, kumbaga. Magkaharap na sila ni Mang Nestor sa isang ini-imagine na bilog sa pagitan nila dahil sa nagpapaikot-ikot sila na tila inaabangan ang galaw ng isa't isa. Dahil sa medyo nainip ay sininyasan ito ni Mang Nestor na umatake na. Angil lang ang iginanti noon sa kanya. Sa inis ni Mang Nestor dahil sa napagod na siguro ito sa nakapayukong posisyon at nagpapaikot-ikot ay huminto ito at tumayo ng tuwid. Saka ipinaikot ang baril na usi na nakalaylay sa likuran at sinalo ito ng kanang kamay at saka tinaddad na ng putok ang mukha ng aswang nakaharap sabay sabing, "Pinapagod mo ako ha sa kakaikot-ikot. Ito muna sa'yo habang nagpapahinga pa ang tuhod ko." Hindi naman maganda o gaga ang nilalang sa kakasalag ng bala ng baril na tumatama sa paa, hita, katawan at pati sa tuhod. Dahil sa naging abala ito sa kakasalag ay biglang inangat ni Mang Nestor ang katana sa kabuong lakas na ibinato sa mukha ng nilalang at tumusok iyon sa mata at tumagos sa likuran ng ulo at bumagsak kasabay ng pagkabawi ng buhay nito. Nabigla naman si Mang Nestor nang may mapansin na tumatakbo mula sa dilim papunta sa direksyon niya. Akala niya ay aswang na naman. Kaya itinutok na niya ang hawak na uzi at narinig niya naman ang pamilyar na sigaw. "Eh, teka-teka, Mang Nestor! Ako ito! Si Mancho!" Si Mancho pala iyon na papalapit sa kanya. Pagkalapit nito ay agad niyang tinanong, "Kumusta ang alalay ng panday? Sugatan na ba?" Natawa naman si Mancho. "Wala pang sugat nung..." "Mabuti naman at marami pa tayong haharaping mga aswang. Doble ingat ka bata ha? Konti lang tayo kaya hindi tayo pwede malagasan. Tara, punta tayo sa barangay kung saan tinitipon ang mga babae, bata at mga matatanda. Baka hindi iyon kayanin ng mga tanod." Patakbo na silang nagtungo sa kinaroroonan ng barangay hall. Halos sakto lang ang kanilang pagdating dahil nakita nilang outnumber na ang mga tanod at pulis na naroon. Isang PO1 at ang chief nito, isang lasinggerong kafgo, tapos apat na barangay tagay ay barangay tanod pala at ang kanilang barangay kupitan ay barangay kapitan pala. Duguan na ang mga ito. At talagang halatang
hirap na sa pakikipaglaban upang mapigilan ang pagpasok ng mga aswang sa pinto ng barangay hall. Habang nakaharap ang 10 mga nilalang sa barangay hall, ay mabilis na kinuha ni Mancho ang paborito niyang itak at mabilis na inihataw iyon sa likurang bahagi ng aswang na naging sanhi ng pagkaputol ng liig noon. Gulat na gulat naman ang iba pang mga nilalang nang makitang gumulong sa harapan nila ang ulo ng isa sa kanilang kasama. Sana po ay huwag kayong bibitaw sa kwento natin. Nasa part 77 pa lang tayo. Sa tingin ko po, ang bahagi ng sagupaan ay aabot pa hanggang part 83 o part 84. Sana po palagi kayong umantabay at sumubaybay sa lahat ng kwento ng channel na to. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.